Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Kuya Arky. Kami po nandito sa bahay ni ating kapatid na ati Marilu Nool. Na kung saan po, mga kapatid, humihingi po kami ng tulong, ng konting-konting tulong po sa inyo. Mahalaga po kahit piso, kahit po magkano ang maipadala nyo. Dahil nandito po tayo po sa ating kapatid ngayon na nakaratay po ngayon sa kanyang higaan. Dahil hindi na po niya magalaw ang kanyang katawan, siya po ay may sakit na cancer. Dito rin po ang ating kapatid si Mami Rose. Gusto rin niya po magbigay ng konting input at humingi rin po ng tulong. Ayan, so yun po, magandang hapon. Narito po kami sa kapatid ko na itinuring ko na rin kapatid na si Marilu Nool. Siya po ay lumalaban sa kanyang sakit para sa kanyang mama, para sa kanyang kapatid. Na gumaling pa siya, kaya kami narito tumatawag at humihingi ng tulong at kumakatok sa ating mga kapwa OFW na bigyan po siya kahit kaunting amount na pag napagsama-sama natin ay malaki ang impact at malaki ang maiitulong sa kanya. Kaya ako po at unang-una din na humihingi din talaga ng tulong po. Na kung sino man ang makakapanood, makakarinig ng aming ginagawang ito para sa kanya, bigyan po natin siya kahit magkano lang, malaking tulong na po sa kanya. Kasi po napakahirap ang magkaroon ng sakit dito sa abroad, alam nating lahat yon. Kaya bilang OFW tayong lahat ng Pilipino ay narito para magtulong-tulong para sa kanya, para sa kanyang madagdagan pa ang kanyang buhay, para sa mama niya, sa anak niya. Please po. Salamat po. Thank you, Mami Rose. Nanay, pwede po ba natin kahit konting-konting message lang po? Ito po si nanay na nanay ni Ate Malu. Sa lahat ng nakakarinig, maraming salamat sa inyong tulong. Sana ingat din ninyo yung mga sarili ninyo para yung karamdaman madaling dumapo sa tao. Pero pag iniingatan natin yan, alam ng Diyos na iniingatan mo yung sarili, tutulungan ka niya. Maraming salamat. Maraming po. Thank you, nanay. Okay. Ayan. So, Mami G, may konti ka bang message para sa ating mga kababayan? Antig yung puso ko kasi, alam mo yung hirap ng isang OFW para magsumikap. Tapos sa abutan ng sakit sa abroad, tapos may mga responsibilidad. It's not easy. And nakikita ko yung hirap niya kasi kasamahan namin siya na isa sa OFW advocates na lumalaban na tumutulong sa kapwa OFW na magkaroon ng magandang buhay. At ngayon, siya naman yung nangangailangan. So, bahala po ang Diyos sa mga mabubuting puso na makakatulong po sa kanya. Kasi ito ay hindi natin kakayanin ng wala ang Panginoon. At the same time, Yung tulong po ninyo, kailangan po. Pasensya na po sa inyong makakaabala kami, pero sa ngayon po ay alam kong lubos ninyong maiintindihan. At ngayon po ay nagpapasalamat na po kami agad sa inyo. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Meron po tayong isang interview na saglit lang. Ito po isang tunay na masasabi natin hindi kaibigan, isang pamilya na... Actually, hindi naman niya kano-ano, pero siya siyang naging kaibigan, naging kapatid na si Ate Mary Ann po. Mary ako Ann. Po si Mary Ann. Nahingi po ako ng tulong para kay Ate Malu na sana matulungan po natin siya dahil siya ay lumalaban sa kanyang sakit ngayon. At ganun din po, sana lagi niyo po siyang isama sa inyong mga prayers na sana mapabilis ang kanyang paggaling at meron pa sanong mga charity na mahanap para magtuloy-tuloy ang kanyang gamutan. Maraming salamat at Marilyn, dahil alam niyo po, siya po ang bumubuhat, siya po ang nagmamasahe kapag day off niya. Andito po siya ngayon, whole day daw siya at magagayit kay Ate Malu. Dahil actually hindi na talaga makakilos si Ate Malu sa sobrang sakit na kanya nararamdaman. Pero siya po ay lumalaban, pati po ang kanyang mga pamilya, mga kaibigan, mga kamag-anak. Sana po, kumakatok po kami sa inyong muli, sa inyong mga puso. Alam po namin na kayo po rin ang magiging extending po ng buhay ni Ate Malu. Kaya maraming salamat po sa inyo. Keep safe and God bless you po.